Oh, no.
Ama namin Diyos, narito na ang iyong mga anak. Salamat ng napakarami. Di mo binigo ang aming pag-asa na sa aming pagsamba ngayon, muli ka naming makasama. Nag-aawitan pa lamang kami ng pagpupuri sa iyo. Damang-dama ka namin sa aming mga puso. Ito ang katunayan o aming Ama. Tinatanggap mo ang iyong mga anak. Pinagiging dapat mo ang bawat isa. Salamat ng napakarami sa buhay at lakas na patuloy mong ipinagkakaloob. Salamat po, Ama, sa kabila po ng napakahirap na paglalakbay, napakaraming mga pagsubok, napakasagana ng mga kaligaligan. Hindi mo pinabayaan ang iyong mga anak. Ang katunayan ay narito kami, Ama, namamalagi ang aming buhay at lakas. Namamalaging malinaw ang aming pag-iisip. Maliwanag na maliwanag sa aming puso ang napakahalagang kampanin namin. Ang tungkuling ikaw ay aming sambahin habang kami ay nabubuhay. Hindi lamang sa panahong maalwan, hindi lamang sa panahon ng kapayapaan, kahit sa gitna ng matinding kapigatian, sasambahin ka namin, Ama, walulwalatiin ka ng iyong mga anak. Wala kaming maitutumbas sa lahat ng iyong mga kabutihan, ang lahat ng gawa ng iyong kamay. Ayag na ayag sa aming buhay kung paano mo kami tinatawid araw-araw, kung paano kami nagkapagpapatuloy sa aming paninindigan sa mga paglilingkod sa iyo. Mga Ama kami, Ama, mga hamak kaming walang kabuluhan, subalit kami ay sinagip mo. Ipinangon mo kami, pinalakas mo kami, itinaguyan mo kami araw-araw. Kaya patuloy naming sinasamba ang iyong banal na pangalan. Sumasampalataya kami, Ama. Narito ka sa bilin namin. Pinupuno mo ng kalwalhatian ang aming pagtitipon. Huwag ka munang aalis hanggang mamaya, hanggang sa uling bahagi ng aming pagtitipon. Makasama ka ng iyong mga anak. Nakagaya kaming tumanggap ng iyong mga salita. Lingapin mong aming mga kaluluwa. Maging sisidlang hirang ng iyong mga salita ang aming mga puso. Hindi lamang humangga sa aming pandinig, sampalataya na namin at ibuhay. Makatiyak po kami, makararating kami sa piling mo. Panginoong Yesus, ipamagitan mo kami sa Ama. Salamat ang marami sa iyo, dahil sa iyo, pinakikinggan kami ng Ama. Dahil po sa iyo, hanggang ngayon ay narito kami, pinagiging dapat sa mga paglilingkod. Kahabagan mo kami, Panginoon. Patuloy mong basbasan at pagpalain kami. Panatiling matatag sa pananampalataya at maawa ka po. Tumito ka sa piling ng iyong mga hinira. Sumasampalataya po kami, Ama. Narinig mong aming panalangin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
mga mahal na kapatid, nakasulat po sa banal na kasulatan ang mga patotoo ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo tungkol po sa kahalalan ng Iglesia ni Kristo. Ito po ang Iglesia ang pinabibilangan ng mga tao ng Diyos. Ito rin ang Iglesia ang pinangakuan ng buhay na walang hanggan. Kaya napakapalad po natin kapag tayo nakabahagi sa pagsusugo ng Diyos sa mga huling araw ay kapatid na Felix Manalo. Kasama tayong naging bunga ng kanyang banal na gawaing pagliligtas. Kaya ngayon, kasama tayo sa nakabiyaya na may matibay na pag-asa sa buhay na walang hanggan. Subalit, upang maisiguro po natin ang pagtatamo ng pangakong kaligtasan, kailangan po at dapat tayong maging matatag sa pananampalataya. Sa gitna ng iba't ibang mga pagsubok at kahadlangan na magsasapanganib o magpapahina ng ating pag-asa. Ano po ang dapat gawin ng mga umaasa sa buhay na walang hanggan upang matiyak ang pagtatamo ng tunay na buhay? Dito tayo magpasimulang bumasa ng talata ng Biblia sa unang sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo. Sa 6:12, ganito po ang ating maririnig. Makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya. Manangan ka sa buhay na walang hanggan. Na dito'y tinawag ka at ipinahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. Ano po ang dapat gawin ng mga umaasa sa buhay na walang hanggan para matiyak ang pagtatamo ng tunay na buhay? Ang sabi ni Apostol Pablo, makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya. Manangan ka sa buhay na walang hanggan. Mga kapatid, anumang itinuturing ng tao na mahalagang bagay ay karaniwan ang ipinakikipaglaban niya, di ba? Pinakikipagbaka ng tao ang kanyang karapatan bilang tao o mamamaya. Ang tao ay nakikipaglaban sa kapakanan ng kanyang pamilya at mga mahal sa buhay, bagaman ang lahat po ng mga ito ay mga bagay na pansamantala lamang o temporal. Higit at lalong dapat na ipakipagbaka ang karapatan sa buhay na walang hanggan. Eh sino ba ang pinagkalooban ng karapatan sa buhay na walang hanggan? Kasama tayo, mga kapatid. Ano ang dapat makahit at dapat mapagtagumpaya upang makapanatili sa pananampalataya? Ganito po naman ang sagot sa Lucas 8:13-14. Ang mga nalaglag naman sa batuhan ay ang mga nakarinig ng salita at tumanggap nito ng may kagalakan. Ngunit hindi ito nag-ugat sa kanilang puso. Sandali lamang silang naniwala. Kaya't pagdating ng pagsubok, sila'y tumitiwala. Ang mga nahasik naman sa may matitinik na damuhan ay ang mga nakinig sa salita ng Diyos. Ngunit, nang tumagal, nadaig sila ng mga alalahanin sa buhay at ng pagkahumaling sa kayamanan at kalayuan. Dahil dito, hindi naihinog ang kanilang mga bunga. Mga kapatid, ano pong dapat makahin at dapat mapagtagumpayan upang makapanatili sa pananampalataya? Ayon sa Biblia, ay iba't ibang pagsubok, mga alalahanin sa buhay, at iba't ibang mga tukso, gaya ng pagkahumaling sa kayamanan at kalayawa. Bakit? Ano ba panganib na maaaring idulot nito sa mga lingkod ng Diyos? Kaya mahalagang dapat makahin at mapagtagumpayan. Ito po ang dahilan ng pagkahiwalay ng iba at paglaho ng pag-asa sa kaligtasan. Ayon po sa Biblia, sino ang hindi mapananaigan ng iba't ibang pagsubok at tukso? Sa halip ay magtatagumpay sa pakikipagbaka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya.
Ganito po ang sagot sa ikalawang Korinto 4:8 hanggang 9. Sa magkabi-kabila ay nangagigipit kami. Gayon may hindi nangangihinagpis. Nangatitilihan. Gayon may hindi nangawawalan ng pag-asa. Pinag-uusig. Gayon may hindi pinababayaan. Inilulugmok. Gayon may hindi nangasisira. Sino po ang hindi mapananaigan ng iba't ibang pagsubok at tukso? Ang katulad po ng mga unang Kristiyano sa panahon ng mga apostol na hindi nawawalan ng pag-asa kahit anong pagsubok ang maranasan at gaano man ito kabigat. Ano-ano po ba ang dinanas nila? Narinig niyo ang sabi ni Apostol Pablo, pinag-uusig kami. Gaano kabigat? Ang sabi, sa magkabi-kabila ay ginigipit kami at inilulugmok. O mga kapatid, hindi ba't ganito po ang dinaranas ng marami sa atin ngayon? Napakabagsik ng pag-uusig sa atin ng mga namumuno ngayon sa iglesia. Sapagkat ayaw nating umayon sa kanilang mga katiwalian at kasinungalingan. Eh hindi ito bagong bagay. Maraming mga tao ng Diyos mula pa sa pasimula ang naunang nakaranas ng mahigpit na pag-uusig at iba't ibang mga pagsubok. Pero paano nila ito pinakaat na pagtagumpayan? Ang sabi ni Apostol Pablo, hindi kami nangangihinagpis. Nangatitilihan, gayon may, hindi kami nangawawala ng pag-asa. Alam nyo yung nangatitilihan, mga kapatid, kasing kahulugan ng natitigilan o natutulala. Hindi nga ba ganito ang reaksyon ng taong bigat na sa buhay, sa dami ng mga alalahanin sa buhay, di ba? Laging nakatingin sa malayo o nakatingin sa kawalan. Pagkatapos, bigla na nagtutulo ang luha sa mga mata. Gaano ganito kabigat? Ganito po kabigat ang dinanas ng mga unang Kristiyano. Gayon may hindi sila nangawalan ng pag-asa. Opo, mga kapatid, bilang tao, minsan nanghihina tayo. May mga sandali na tila susuko tayo. Pero huwag tayong papayag na tuluyang mawala ng pag-asa. Salamat sa Diyos sa tulong at awa niya. Hindi po tayo na ilulugmok sa kawalang pag-asa. Marami na tayong mga sakripisyo. Marami sa atin ay isinuko ang pansariling kapakanan, ang hanap buhay o negosyo. Ang mga anak o mga kabataan ay tumigil sa pag-aaral sa tindi ng pag-uusig. May mga iniwan ang sariling tahanan at napapunta sa iba't ibang dako. Marami na tayong pagpapakaluging ginawa, subalit hindi tayo nang hinayag. Bakit? Bakit ang mga tunay na kaanib sa Iglesia ni Kristo ay nakahandang magpakalugi kahit ng mga bagay na pakinabang? Pakinggan ninyo sa Filipos 3:8. Oo nga. At lahat ng mga bagay ay inaari kong kalugian dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo Jesus na Panginoon ko. Naalang-alang sa kanya'y tiniis ko ang kalugian ng lahat ng mga bagay at inari kong sukal lamang upang tamuhin ko si Kristo. Bakit po ang mga tunay na kaanib sa Iglesia ni Kristo ay nakahandang magpakalugi kahit ng mga bagay na pakinabang? Ang sagot ni Apostol Pablo, lahat ng mga bagay ay inaari kong kalugihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo Jesus na Panginoon ko. Ano po ang ibig niyang sabihin? Ang sabi niya, alang-alang sa kanya'y kay Kristo, tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong sukal lamang upang tamuhin ko si Kristo. Kasi nabing sukal, masura lang. O anin ba yung tinutukoy ni Apostol Pablo na yung lahat ng mga bagay inari niyang kalugihan? Kung lalawakan natin ang pag-aaral, si Apostol Pablo kasi, mga kapatid, bago tawagin ng Panginoon Jesucristo sa iglesia at sa pagka-apostol,
napakadakilang tao eh. Sa lipunan ay kinikilala siya sapagkat miyembro siya ng Sanhedrin. Kumbaga sa panahon natin ay mambabatas. O, kilala siya sa lipunan. Meron siyang kapangyarihan. May impluensya siya. Kaya, yung mga bagay na yun na kanyang narating, nung tawagin siya ng Panginoong Jesucristo sa iglesia, yun ang sinasabi niya eh. Inari kong kalugihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo Jesus, yung kanyang pagka-iglesia ni Kristo. Na alam sa kanya, tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay. May karapatan. Apostol Pablo, sabihin yun, sapagkat marami nga siyang ipinagkalugi. Bakit po? Para sa mga tunay na iglesia ni Kristo. Basura lamang ang lahat ng bagay kumpara sa pagkakilala sa Panginoong Jesucristo. Pakinggan ninyo sa Filipos 3:20-21. Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo, na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian ayon sa paggawa na may pagpapasuko niya sa lahat ng mga bagay sa kanya. Bakit po? Para sa mga tunay na iglesia ni Kristo. Basura lamang ang lahat ng bagay kumpara sa pagkakilala sa Panginoong Jesucristo, sapagkat ang gantimpala ng pagpapakalugi alang-alang sa Panginoong Jesucristo o sa pagka-iglesia ni Kristo ay hindi po maaaring itumbas sa kahit na anong bagay na mahalaga. Kahit pa sa pinakamahalagang bagay na maaaring ituring ang tao, hindi ito maaaring itumbas. Doon po sa gantimpala na tatamuin natin bunga ng ating pagpapakalugi. Ano ba yung gantimpalang nakalaan? Sa mga nakikipagbaka alang-alang sa pananampalataya o sa pagka-iglesia ni Kristo, ayon sa Biblia, mga kapatid, no, ang ating pagkamamamayan ay sa langit. Yun lang. Isipin nyo, hindi tayo taga rito, hindi talaga tayo taga lupa. Ang ating pagkamamamayan ay sa langit, sa kaharian ng Diyos, sa bayang banal. Yun ang tunay nating bayan. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo sa ibang talata, tayo'y mga estranghero lang dito sa mundo na nakikiraan lang. Paano tayo makararating doon? Ang sabi, babaguhin ni Kristo itong ating katawan. Itong katawan natin ngayon na may kasiraan, hindi ito maaring tumahan sa bayang banal. So para makapanahan na tayo roon, papalitan ito ng ano? Ng katulad ng katawan ni Kristo na ano? Na malwalhati. Ano ibig sabihin? Yung buhay na walang hanggan. May pagkakaloob. Sige nga, mga kapatid. Pwede ba nating itumbas ang buhay na walang hanggan at paninirahan sa langit o sa bayang banal sa mga bagay na ating ipinagkalugi? Yung mga bagay na narating natin o estadong narating natin sa buhay na ito, paano mo ito tumbas yun sa buhay na walang hanggan? At yung malwalhating pamumuhay sa piling ng Diyos at ng Panginoon Jesucristo sa bayang banal. Kaya tama si Apostol Pablo. Para sa mga tunay na iglesia ni Kristo, sukal lamang, basura lang yan. Saan tayo nakatingin? Saan nakatuon ang ating pansin? Ang ating paningin? Doon. Sa gantimpalang nakalaan para sa atin. Pagkatapos nating magtagumpay mula sa pakikipagbaka alang-alang sa pananampalataya. Paano naman ang ating mga pagtitiis ng mapapaita karanasan? Opo, yung mga bagay na ating narating, yung estado, naman yung narating natin,
ni maaaring itumbar, nakalwalati ang siya sa atin. E paano yung ating mga pagtitiis? Yung ating mga karanasan? Mapapait na karanasan? Maaari ba itong itumbar? Nakalwalati ang mahayag sa atin. Roma 8:18. Sapagkat napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapat-dapat maitumbat sa kalwalati ang mahayag sa atin. Narinig nyo mga kapatid? Hindi rin eh. Napakaliwanag ang sagot ng Biblia. Ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapat-dapat maitumbat sa kalwalati ang mahayag sa atin. Sa makatwid, hindi po kawalan ang pakikipagbaka at mga pagpapakalugi natin sa paninindigan, sa katwiran at sa ating pagkaiglesia ni Kristo. Nagpapakalugi subalit sa harap ng Diyos, hindi naman talagang lugi sapagkat mayroong nakalaan sa atin ang buhay na walang hanggan. Paano kung malaking kayamanan ang inialok sa atin? Ipagpapalit naman natin ang pag-asa sa kaligtasan sa mga kayamanan sa mundo? Hindi. Bakit? Bakit hindi natin dapat ipagpalit ang pag-asa sa kaligtasan sa mga kayamanan sa mundong ito? Awit 49:16-20. Di ka dapat mabagabag. Ang tao man ay yumama. Lumago man ang lumago, yaong kanyang kabuhayan. Hindi ito madadala kapag siya ay namatay. Ang yaman ay hindi niya madadala sa libingan. At kahit na masiyahan ang tao sa kanyang buhay, dahilan sa sinusuob ng papurit ng tagumpay, katulad ng ninuno niya, siya rin ay mamamatay. Masasadlak pa rin siya sa dilim na walang hanggan. Ang tao mang dumakila ay iisa ang hatungan, katulad ng mga hayop. Tiyak siyang mamamatay. Bakit hindi natin dapat ipagpalit ang pag-asa sa kaligtasan sa mga kayamanan sa mundong ito? Sapagkat ang sabi ng Biblia, hindi ito madadala kapag siya ay namatay. Ang yaman ay hindi niya madadala sa libingan. Di ba totoo naman yun, mga kapatid? Paano kung dakila o kinikilalang tao? Makapangyarihan, ano pa't sinusuob ng papuri? Ang sabi ng Biblia, kahit na masiyahan ang tao sa kanyang buhay, dahilan sa sinusuob ng papuri, ang tao mang dumakila ay iisang hantungan. Katulad ng mga hayop, tiyak siyang mamamatay. At pagkadumating ng araw ng kamatayan, hindi niya madadala sa libingan ang lahat ng kanyang kayamanan. Itong realidad ng buhay ng tao sa daigdig, mga kapatid. Ang tao ay may kamatayan. At walang sino mang tao may kakayahang pigilin ang pagdating ng kanyang kamatayan. Meron ba? At sa araw ng kanyang kamatayan, kahit gabundok ang kayamanan niya, hindi niya ito madadala sa libingan. At higit sa lahat, sa araw ng paghuhukom, ang kanyang mga kayamanan ay hindi makapagliligtas sa kanya sa walang hanggang kaparusahan sa apoy. Sa kabilang dako, mga kapatid, ano naman ang dakilang pagpapalang naghihintay para sa mga kaanib sa Iglesia ni Kristo? Kahit pamamatay. Kasi nga, lahat ng tayo namamatay. Oo. Pero ano bentahan ng Iglesia ni Kristo? Abutan man ng kamatayan. Ano dakilang pagpapalang naghihintay sa atin? Pakinggan ninyo sa Mateo 16:18. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito, ay itatayo ko ang aking iglesia. Yun yung iglesia ni Kristo. Tinawag ni Kristo sa pagkatkan niya, aking iglesia. Pero nang tawagin ng ibang tao, katulad ng mga apostol, paano tinawag ng mga apostol? Iglesia ni Kristo, sapagkat kay Kristo. Ano katangian ng iglesia nito? Ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Ano dakilang pagpapala ang naghihintay para sa mga kaanib
sa Iglesia ni Kristo, kahit pamamatay, sabi ng Panginoon sa Kristo, ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanila. Ano po ibig sabihin niya? O, hindi sila mananatili sa layinibig. Pagdating man ni Kristo sa araw ng paghuhukom, nasa libingan sila sapagkat namatay na sila, pero hindi sila mananatili roon. Yun ang ibig sabihin, hindi magtatagumpay sa kanilang kamatayan. Bubuhayin maguli sila eh. Anong uring pagkabuhay na maguli? Pagkabuhay na maguli para sa buhay na walang hanggan. Pagdating ng Panginoong Jesucristo. Kaya mga kapatid, ang mahalaga po, habang narito tayo sa mundo, sa harap ng maraming mga pagtubo, magawa natin ang pakikipagbaka ng mabuting pakikipagbaka at maingatan ang ating pananampalataya hanggang sa wakas. Pababayaan ba tayo ng Diyos? Pag nakikita niya tayong nagsisikap, nakikipagbaka tayo, ginagawa natin ang ating buong makakaya, pababayaan ba tayo ng Diyos? Sino ang mga kaanib sa Iglesia ni Kristo? Naiingatan ng Diyos sa gitna ng maraming pagsubok at mga suliranin. Pakinggan ninyo sa Apokalipsis 3:10. Dahil tinupad mo ang aking salita na ikaw ay dapat maging matiisin, iingatan kita! Iingatan kita! Sa panahong ito ng pagsubok na darating na sa mga tao sa buong sanlibutan upang subukin ang mga naninirahan sa lupa. Sino pong mga kaanib sa Iglesia ni Kristo ang iingatan ng Diyos? Sa gitna ng maraming pagsubok at mga suliranin, sabi ng Diyos, dahil tinupad mo ang aking salita na ikaw ay dapat maging matiisin, iingatan kita sa panahong ito ng pagsubok. Bagaman ang nagsalita rito ay ang ating Panginoong Jesucristo, pero ang mga salita ng Panginoong Jesucristo ay mga salita ng Diyos. Si Kristo mismo ang nagpahayag. Ang kanyang mga ipinahayag ay hindi sa ganang kanya. Lahat ng itinuturo niya ay galing sa Diyos. Kaya ang itinuturo dito ay kalooban ng Diyos. Anong pa? Salita ng Diyos na itinuro ni Kristo. Tinupad mo ang aking salita na ikaw ay dapat maging matiisin. Iingatan kita sa panahong ito ng pagsubok. Iingatan tayo. Ano lamang ang kondisyonal? Para ingatan niya tayo pagpalain. Pakinggan ninyo sa Job 8:1-7. Kung ikaw ay malinis at matuwid, walang pagsalang ngayon gigising siya dahil sa iyo. At pasasaganain ang tahanan ng iyong katwira. At bagaman ang iyong pasimula ay maliit, gayon may ang iyong huling wakas ay lalaking mainam. Ano po kondisyon ng Diyos upang ingatan niya tayo at pagpalain? Sabi po, kung ikaw ay malinis at matuwid, walang pagsalang ay gigising siya dahil sa iyo. Hindi lamang iingatan ng Diyos. Ang sabi po, pasasaganain ang tahanan ng iyong katwira. Pero sinong lingkod ng Diyos? Sinong Iglesia ni Kristo ang iingatan ng Diyos? Hindi niya pababaya kung ikaw ay malinis. Kaya yan ang dahilan bakit lagi tayong tinuturuan at pinaalalahan. Mabuhay tayo ng malinis at matuwid. Alam na natin ang mag-aaral eh, na dapat natin isakatupar. Alam natin kung anong mga ipinagbabawal ng Diyos. Huwag natin gagawin. Pakipag kapwa-tao sa pakikitungo na mag-asawa sa isa't isa, sa pakikitungo ng mga magulang sa mga anak, pakikitungo ng mga anak sa mga magulang, pati sa mga paghahanap buhay. Huwag tayong tutulad sa iba na dahil po sa tindi ng kahirapan, bumabaling sa paggawa ng masama, bumabaling sa pandaraya. Hindi. Sa lahat ng aspeto ng ating buhay at pamumuhay, malinis at matuwid,
sa paningin ng Diyos. Opo, walang perfecto sa atin, pero sinisikap natin na maisakatuparan ang lahat ng mga aral ng Diyos. Yan ang malinis at matuwid. Pagkaganyan tayo, malinaw ang pangako ng Diyos. Hindi lamang tayo iingat, pasasaganain niya ang ating tahanan. Ano pa? Ano pa pangako ng Diyos sa kanyang mga lingkod na tapat, na namubuhay, na ang ginagawa araw-araw ay ang mabuti sa paningin ng Diyos? Pakinggan natin sa awit 37:27-28. Iwasan ang masama at gawin ang mabuti. Nang sa gayon ay manahan ka sa lupain magpakailanman. Dahil ang nais ng Panginoon ay katarungan. At ang mga taong tapat sa kanya'y hindi niya pinapabayaan. Sila'y iingatan niya magpakailanman. Ngunit ang lahi ng mga taong masama ay mawawala. Ano pa pangako ng Diyos sa kanyang mga lingkod? O, na iniiwasan ang kasamaan, ginagawa yung mabuti araw-araw sa paningin ng Diyos. Ang sabi po, ang mga taong tapat sa Diyos, hindi niya pinababayaan. Sila iingatan niya magpakailanman. Paano ka mapapahama? Paano mapapariwara ang mga kabataan? Paano madadamay sa sumpa ng mundo ang Iglesia ni Kristo na malinis at matuwid ang kanilang buhay? Napakalinawan ang sinabi ng Biblia, ang pangako ng Biblia. Hindi sila pinababayaan. Iingatan sila magpakailanman. Kaya saan magdako naroroon? Ano man ang maging kalagayan ng kapaligiran? Kahit ay nasa gitna ng digmaan at kahit sa panahong ito ng matinding krisis, maraming mga tayo napapahamak dahil sa mabigat na karamdaman, hindi tayo pababayaan ng Diyos. At higit sa lahat ang sabi, mananahan ka sa lupain magpakailanman. Aling lupain ang tinutukoy ang bayang banal. Yun ang lalong mahalaga. Ang kailangan lamang natin mga kapatid na makita gustong makita ng Diyos, makipagbaka tayo ng mabuting pakikipagbaka. Opo, sa ganang ating sarili, hindi natin makakaya ang napakahirap at napakabigat na lakbayin ngayon sa ating panahon ng malapit na ang araw ng pag-uko. Sino sa inyo, mga kapatid, ang magsasabi, magaling tayo, magaling ka, magaling siya, kaya tayo hanggang ngayon ay narito pa. Marami na tayong pinagdaanan, mga kagipitan at mga pangapi, mabibigat na mga pagsubok. Marami ng kalumbayan, pero sa awa at tulong ng Diyos, hindi dahil sa ating sarili. Ang Diyos, ang gawa ng kamay ng Diyos, yun ang dahilan kung bakit tayo nakapagpapatuloy hanggang ngayon. Kaya ang mahalaga, makipagbaka tayo, gawin natin ang ating magagawa. Sasamahan tayo ng Diyos. Kung kasama natin ang Diyos, hindi lamang makakaya natin ang lahat, kundi kayang-kaya po natin ang lahat. Nangako siya, hindi niya tayo pababayaan. Kaya nga, ngayon, yayamang narito tayo sa pagsamba. Ano ang dapat gawin ng bawat isa? Kasi, hindi nga natin kaya sa ating mga sarili. Ang mahalagay, mamalaging nasa piling natin ang Diyos na kailanman ay huwag niya tayong pabayaan, na huwag niya tayong iwan sa mga paglalakbay, kahit saglit, huwag siyang maglaho sa piling natin. Kaya anong dapat natin gawin? Layamang narito tayo sa pagsamba para matamo ang kanyang pagpapala at pakikisama. At huwag na tayo niyang pabayaan at iwan sa dako paraon ng paglalakpa. Pakinggan ninyong mga huling talata sa awit 63:1-2. O Diyos,
Ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluway, tanging ikaw nga ang hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Hayaan mong sa santuwaryo, ika'y aking mapagmasda. At ang likas mong kalwalatian at kapangyarihan. Ano dapat gawin? Yayamang narito tayo sa pagsamba. Hanapin natin ang Diyos. Mga kapatid, saan man kayo naroroon ngayon sa pagkakataong ito? Kasama kayo sa pagtitipon o sa pagsamba. Hanapin natin ang Diyos. Lumapit kayo sa Diyos. Kayo mismo ang unang manalangin. Kayo nakakaalam kung anong kalagayan ninyo. Kung anong gusto ninyong sabihin sa Ama. Sabihin na ninyo sa Diyos. Sabihin na natin sa Kanya ang lahat ng gusto nating sabihin. Mag-apuhap tayo ng Kanyang kapangyarihan. Sabihin natin ang ating kasabikan sa Kanya. Sabihin natin, O Diyos, Ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Sino sa atin ang hindi hinahanap ang Diyos? Sa tindi ng hirap na ating dinaranas, ang hanap ng tao ay saklolo. Naghahanap tayo ng kamag-anak o kakilala para hinga ng tulong. Pero nabibigo tayo. Wala tayong ibang maasahan kundi ang Diyos lang. Pagka ang Diyos ang hinahanap natin, hindi siya magtatago sa atin. Lagi siyang nakaantabay para tayo ay sagutin, para tayo ay lingapin at sagipin. Maawa nawa ang Diyos na pagpalain tayo mula. Tumayo kayo at tayo'y mananalangin. Ama, Ama naming Diyos, narinig mo ang aming mga pagdaig. Hinahanap ka namin. Totoo yun sa aming mga puso. Sa tuwing sumasapit ang araw ng aming pagsamba, hinahanap ka naming maaga. Nag-aapwap kami ng iyong kapangyarihan. Sapagkat wala kaming pupunta, wala kaming masulingan, wala kaming mabalingan para hingan ng tulong at saklolo. Ikaw lamang aming Ama na nakakaulaman ng aming kalagayan. Salamat! Maagap ka! Kanina pa'y narito ka lang. Sinalubog mo na kami. Kay buti mo sa amin. Wala kang kasing mait. Paano ka namin ang susuklihan? Isang bagay ang aming nalalaman. Gawin namin ang gusto mo. Ipagpaula ka namin sa aming buhay. Hindi kami tatalikod. Hindi kami uuro. Makikipagbaka kami ng mabuting pakikipagbaka upang maingatan namin ang pananampalataya. Matapos namin ang takbuhin, makarating kami sa piling mo. Makapalaan kami sa bayang walang. Huwag mo na kami pababayaan. Lalo na pag nakikita mo na kami, lumalapit na kami sa iyo. Pagkahit tinataas na namin ang aming mga tinig, pagka sinasabi na namin sa iyo, Ama,
Basta ko na alala. Agad mong sagipin ang iyong mga alak. Agad mo kaming palakasin. Lingapin ang aming mga kaluluwa. Tulungan mo kaming maging matuwid at malinis sa iyong paningin. Ito kaming pagsikapang magawa sa nalalaming panahon ng paglalakbay sa mundong ito. Para kahit saglit sa buhay namin ay hindi mo kami iwan. Hindi mo kami pababayaan. Panginoong Yesus, salamat ng marami sa iyo. Salamat! Tinupad mo ang iyong pangako. Ang kapangyarihan mo ay nasa piling namin. Narito ka, Panginoon. Purihin ka. Luwalhatiin ang iyong pangalan. Patuloy mo pala kasinig kami. Lalo pag dagdagan ng iba yung pananampalataya. At lagi kang panahan sa aming mga puso. Ama, lubos kaming nagkakatiwala. Narinig mo ang aming mga panalangin. Pinagpala mo kaming lahat, Ama. Pinagaling mo ang mga may sakit. Ibinas pa sa amin ang buhay at lakas. Patuloy naming mapaglingkuran ang iyong banal na pangalan. Magalang po naming hinihiling ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen.